Balik eskwela, balik lansangan na rin ang maraming estudyante. Pero gaano nga ba kaligtas ang ating mga daan para sa kanila? Sa Laguna, isang estudyante ang nabundol ng jeep habang papasok sa eskwela. May report si Dano Tingkungko. Kuha ito sa pedestrian lane sa Barangay Canlalay sa Binian, Laguna. Pasado alas 7 kaninang umaga, papasok ang estudyanteng ito nang biglang mabangga siya ng pampasaherong jeep. Sa lakas ng pagkakabangga, tumama ang ulo ng estudyante sa hood. Sa kabila ng nangyari, nakatayo pa ang estudyante at tumabi sa gilid ng jeep. Agad din siyang isinugod sa ospital ng barangay. Kalaunay nagkaayos ang driver ng jeep at pamilya ng estudyante na ngayon ay nasa mabuti ng kalagayan. Sa datos ng GMA News Research mula sa Department of Health, pumapangalawa sa mga nangungunang sanhi ng pediatric injury o sugat sa mga menor de edad ang vehicular accidents. Ayon sa mga nakausap nating mga magulang sa Justice Cecilia Muñoz Palma Elementary School sa Payatas Road, Quezon City, malaking bagay ang mga otoridad sa pagsigurong ligtas ng makakatawid ang mga estudyante at kanilang mga sundo. Mabilis po kasi yung truck, tapos nakakatakot po siya bigla kasi dire-diretso po yung sasakyan. Lagi kong sinasabi sa kanya, pag may matanda, magsabi lang siya na gusto niyan tumawid, huwag yung basta-basta. Ayon sa Road Policy Center ng Imagine Law, ngayong nagbalik ang face-to-face classes, kapansin-pansing mas maraming mga bata o estudyante kasabay ng mga motorista at mas maraming mga motorsiklo. Dapat daw sa ganitong sitwasyon, i-update ang speed limit sa mas mababang level. For instance, in the case of motorcycles, because of their ability to maneuver small spaces, they can achieve high speeds. The faster that you're able to drive a motor vehicle, the higher the likelihood that you will be involved in a road crash. Bukod sa pagpapatupad ng mas mababang speed limit, dapat din daw mag-invest ang gobyerno sa mas maraming enforcer at mga kagamitan tulad ng speed cameras at breathalyzer. Nauna nang sinabi ni MMDA Chairman Romando Artes na bahagi ng pagsulong ng MMDA ng mga mas ligtas na lansangan ang paglunsad ng mga motorcycle safety training course. Kasama rito ang orientation sa mga batas trapiko at mga batas kaugnay sa motorcycle safety. Dano Tingkungko, nagbabalita para sa GMA Integrated News.